Good morning guys, medyo natagalan ako na makapag-upload ng video. So today's topic ay yung aking bagong gulong, ang seat tires. Saan nga ba gawa ang seat tires? Hindi ko lang alam paano ito i-pronounce ng tama. So I ask Google. Ang sabi ni Google, ang tamang pronunciation nito ay siot. Siot, hindi siat. So, siot. So, saan nga ba gawa ang siot? So, ang siot ay limited, isang Indian multinational tire manufacturing company owned by RPG Group. It was established in 1924 in Turin, Italy. It has a presence in global markets. So, well-known po ang Seat sa buong mundo. So, marami daw po siyang market na presensya sa buong mundo. Ang abbreviation ng Seat ay merong complete name na Cavi Elettrici e Affini Torino. Yon ang stands for Seat. So, ganun na nga guys. Ano na ang latest? So, bigyan ko lang ng review ang bago kong motor tire. Base sa aking personal usage, this might differ from other user or depende sa inyong riding habit at usage. Medyo matagal na itong naka-install sa aking motor. Almost a month na siya na aking ginagamit. At ngayon ko lang masishare ang aking experience. Umpisa natin sa kanyang appearance. Siyempre, goma siya. Maganda siya for a basic tire replacement. Yung design niya ay okay naman at naka-pattern yung mga groove ng maayos para siguro sa tamang friction. Sa mga dinadaanan ko naman na kalsada, meron itong iba't ibang kondisyon ng roads. Andyan yung sementado, asfalto, maputik at malubak, maluwang na kalsada, matrapik na kalsada, straight road, curves road, uphill at downhill road. Sa roadworthiness nito, for me ay pasado siya. Makapit at maganda ang balance niya. May time nga na nararamdaman ko na once na lumiliko ako pa kanan or pakaliwa, para siyang automatic na gusto na sa straight line na agad. Maganda yung kanyang center balance. Very stable siya. Ang goma nito ay hard compound din ang composition. Kaya yung ininstall ito ni Kuya ay medyo nahirapan siya talaga ikabit. Lalo na yung bandang front tire niya. May kabigatan din siya at mararamdaman mo ito dahil iba ang weight ng motor pag tinulak mo ito sa patag na lugar, sa malubak na lugar or sa hindi magandang parking space. Napapatakbo ko naman sa tamang bilis yung aking motor. Dahil nga may confidence na ako sa performance ng gulong na ito. Doon lamang tayo sa tamang takbuhan ng ating mga motor, mga ka-rider. Basta safe tayong lahat. Nasubukan ko na ito sa dry weather at talagang makapit. Sa wet season, nasubukan ko naman ito noong nakaraang bagyo at okay naman siya sa basang kalsada. Makapit siya, syempre, pero at your own limit at safety lamang po ang ating takbuhan. Sa presyo naman, isa na ito sa budget-friendly na aftermarket tire. Bukod sa dati ko nagamit na IRC na gulong. Ang sukat pala ng nabili ko ay
110 by 70 by 17 sa harap na may cost price na 2,080 pesos only. At sa likuran naman ay may sukat na 150 by 60 by 17 na meron cost price na 2,960 pesos. So, total cost ng dalawang gulong pag brand new siya bibilin ay 5,040 pesos. Ito ay yung buwan ng February. February ko siya binili. So, almost January, February, March, April, May, June, August. 8 months ko na siyang ginagamit. So, wala naman akong nasasabi. So, sa pagbili ng gulong, kasama na ang free installation, free tire sealant, free pito, pag ikaw ay bumili na ng gulong na to sa Takara Tires. So, located to sa Bukawi, Bulacan. Kasi ito yung pinaka malapit na branch nila sa aming lugar. So, ang verdict po of these tires, it will do its function well naman. Siyempre, sa tamang paggamit at pag-aalaga, tulad sa tire pressure, checking it before riding, at iba pang mga procedures. So, mga ka-rider, diyan na naghahanap ng budget-friendly tire, you may consider this as one of your choices. Of course, sa mga may budget naman dyan, meron naman ibang brand na pwede ninyong pagpilihan. Again, sana ay may nakuha kayong konting knowledge about ditong sa bagong tire na to na Siot Tires at sa aking munting video sharing review. For more videos to watch, please subscribe, follow, share, and like my YouTube channel. Keep ride safe always, mga ka-riders. Cheers!